Magluluto tayo ngayon ng biko. Ito ang aking mga sangkap. Linuto ko na yung kanin. Papainit na rin ako ng kawali. At ako ng nyog. Yan ang aking nyog. Dalawang nyog to, guys. Ito, isang kilo. Lampas din to ng isang kilo. Siguro isang kilo, 1 point. Yan ang aking ingredients. At saka may isang kilo rin ako dito. Asukal na pula. Ayan. Yan lang, guys. Yan lang talaga ang ingredients nito. Konting asin. Ito, guys, ha. Ilalagay ko na dito ang ating kakanggapa. Kakanggapa ito, guys. Pero yung unang gata, isinabaw ko dito. Ay, yung pangalawang gata, isinabaw ko yung iba dito sa aking sinain na malagdag na bigas. Hintayin lang natin to na magmantika. Hintayin talaga natin yan na magmantika. Ganun lang kadali ang hintayin natin tong magmantika. Madali lang po, guys. Then nailuto ko na. At makikita nyo kung anong sikreto ng biko. Ang sikreto nito, halok talaga, guys. Ayan. Sigurado, pawis muna bago ko maluto. Nagmamantika na siya, nagkakaroon na siya na sa amin kung tawagin man mamok. Ano kaya sa Tagalog? Kalimutan ko. Ayan, guys, so nagbabrown na siya. Kukunin ko yung iba nito. Iisala ko. Kasi gagawin ko sa topping siya. Dami kong yung tawag sa amin, mamok. Ano kayang tawag nito? Nakalimutan ko. Di ko rin matanong tong katabi ko. Bicola na rin kasi. Di na rin niya alam kung anong tawag nung sa Tagalog. Alala ko na kung ano sa Tagalog nito. Latik. Naku, Bicol talaga yung naalala. Hirap talaga ng hindi pure Tagalog, no? Okay, at ilalagay na natin ang ating upal. Hindi ko, guys, uubusin yung isang kilo kasi napakarami doon. 3 point lang siya. Ayan. 3 point lang siguro. Ayan. Okay na yan. Kasi pangit naman pag sobrang tamis. Kasi ang alam ko sa isang kilo talaga, 3 point din na asukal. Yun ang tamang tamis doon. Ayan. Tutunawin natin ito, guys. Tunaw talaga siya. Lagay tayo ng kaunting asin. Pang ano lang yung pangbalansin ng tanis. Ayan, natutunaw na siya. Nakita nyo, sabi ko sa inyo, tunawin muna natin siya bago ilalagay. Tunawin natin muna ng konti, pero kahit hindi sobrang tunaw. Saka natin ilalagay ang ating malakit. Sige, guys. Pwede nang ilagay ang malakit. Sasabay na rin yung kapag-inaw. Ay, naan natin ang apoy. Ito na, guys. Ito na ang kahirapan sa halo. Na naman ang aming mga opisyalis. May okasyon kasi kami dito. Fiesta ng pagkabuhay.
bonggang fiesta ng pagkabuhay dito sa amin, guys. Galing din kami kanina ng mga anak kong nagsimba. Sobrang sinisilibrate namin ng fiesta ng pagkabuhay dito sa aming lugar. Kasi, yun ang aming patron. Sabay na ng fiesta ng bagbag. Ano na sa sandok. Hindi talaga sa pangsandok dyan. Umiinit siya, guys. Talaga ang pangsandok kasi nang di talagang ano. Dapat tahon. Dahil umiinit ang bang niluluto mo siya, umiinit yung ano. Yan. Alam niyo kung anong sekreto talaga dito sa buko. Halo, guys. Yan, lumalambot na siya. Natutunaw na rin yung asukal niya. Masabay na. Na siya. Kung ilang, ano ko na rin siyang hinahalo. Alam niyo kung anong sekreto niyan. Halo talaga. Ito, guys, oh. Mahirap na siyang haluin. Kailangan pag inangat mo ng ganon, wala nang lumapatak. Dikit-dikit na para masarap ang iyong biko. Kasi yung iba malabsa. Ayan, guys. Konti pa. Konti pa. Konti pang tiyaga. Tiyan. Sa wakas, o, tingnan nyo. O, ano, hindi na siya naghihiwa-hiwalay, o. Ano na talaga. Pwede na. Okay na. Pwede na to. Pwede na. Pwede nyo itong pangnegosyo, guys. Sa isang kilo, 3/4 na asukal. Tapos dalawang kilo, ay dalawang pirasong nug. Yung medium size. Pwede na natin sa bilao. Wala akong ano, wala akong dahon. Kasi, biglaan lang naisip kong magbiko. Kaya di ako nakabili ng daon. Daon, alam mo naman dito sa Maynila, pati daon, binibili. Ganda sana kung nasa daon. Plano ko kasi, Balenciana. E ayaw ng mga apo ko ng Balenciana. Sawa na raw sila. Biko naman tayo. Ayan. Ayan, lagkit o. Ubus ko siya. So guys, maglagay na tayo ng ating latik sa Bicol Mamok. Tagal kong inisip kung ano sa Tagalog. Di ko man matanong yung pamangkin ko. Eh, sa rin Bicolana. Eh, yung pala latik. Hirap talaga yun. Pinsan naman, sa tagal ko na dito sa Maynila, di ko na rin maalala yung Tagalog. Minsan naman, di ko na maalala yung Bicol. Minsan naman, di ko, nakalimutan ko na rin sa Tagalog. Ano ba yan? Guys, parang ayok na magpakita sa inyo. Kasi haggard na yung lola niyo. Sa totoo lang, dalawang putahe na linuto ko yung araw na to. Ito na, guys. Luto na ang aking biko. Ang sarap, no? Sarap na. At sana, pinanood nyo ko, isubscribe mo na lang ako para masundan nyo ang aking linuluto araw-araw. Thank you so much. Diyos mabalos.